Lagi ka ba nagre-reklamo sa Diyos na lagi mo tinatangsuhan niya, Lord, bakit ko sino pa yung masama? Sino pa yung abusado? Siya pa yung mayaman? Siya pa yung blessed? Siya pa yung makapangyarihan? Parang nasa kanya pa yung lahat. Samantala ako, ang bait-bait ko. Pero, di pa rin ako successful. Di pa rin ako mayaman. Ang sakit-sakit, di ba? Lagi mo ba yung tanong sa Diyos? Hi, my name is Adrian Milag and welcome to Kuya A, Plug of Inspiration. You know, di ba palagi natin na ano, nakikita o napapansin to, diba, kung sino pa yung masama, eh, siya pa yung makapangyarihan, siya pa yung mayaman. Okay, yung mga drug lord, di ba, sila yung sabi mo, bakit ang yaman-yaman ng mga to, bakit ganun, Lord, unfair ang buhay. Alam mo yung parang sa kanila, instant na yung pera, parang sa kanila, yung million, eh, piso, di ba? Alam mo yung parang, samantalang ako, ang sipag ko, samantalang ako, ang bait-bait ko, nagsisurpa ako sa'yo, araw-araw ko nagdansal, tuwing Minggo nagsisimpa ako, pero bakit? Mahirap pa rin ako, di ba? Bakit ganun? Alam mo yun, we question God, and you know, here's my word for you. Keep on doing the right thing. Okay? Keep on doing the right thing. Huwag kang ma-entice sa kapangyarihan, sa pera ng mga wicked people. Okay? Ng mga masasamang tao. Huwag kang ma-entice dun. And because don't be jealous on them. Okay? Kasi kung titignan mo, yes, mapera sila, makapangyarihan, parang nasa kanila na lahat. Pero alam mo, hindi mabibili ng pera. Kahit kailan, hindi kayang bili ng pera nila yung peace of mind, peace in their heart, and peace in their soul. Okay? They look okay because they, ang nasa kanila na lahat, but they are really broken inside. They are not happy. Alam mo, kahit nasa kanila yung lahat, eh, meron pa rin silang fear. Ano yung fear? Fear na mawala din lahat yun sa kanila. Because bakit? Paano kung merong mas dumating na mas makapangyarihan, drug lord, or alam mo yun, na mas influential, na kaya silang lamunin, alam mo yung kayang kunin lahat ng wealth nila. And you know, lahat na nakukuha ng mabilisan, eh, it will not last. Okay? It will not last. And lahat ng pinaghihirapan, yun ang magtatagal. Okay, you know, the Bible says, okay, keep on, just do the right thing, okay? Do the right thing because sabi sa Bible, sa Proverbs, that the wealth of the wicked will transfer to the righteous. Okay? Alam mo, that is true. Okay, bakit? Because their wealth is temporary. Okay, pag nawala na lahat yan sa kanila, wala na. Okay, pag nawala na yung connection nila ng mga tauhan, alam mo yung mga wala na, pag ano may, lalo na pag natukang sila, di ba? Wala na, di ba? But if you will continue doing the right thing, yung ginagawa mo, yung trabaho mo with honesty, integrity, yung business mo ng transparency, yung etika, lahat ng ginagawa mo, yung nandun yung Christian values, I believe God will prosper the work of your hands and he will reward you. And I tell you, my friend, okay, if God bless you, walang sino man ang makakakuha nun sa'yo, and it will be
It will last, okay? It will last for a long time. Kasi, galing yan sa Diyos eh. Okay? If God blesses you, He will not put curse on it. Okay, so, huwag ka mainggit sa mga yan, yung mga, alam mo yun, yumaman dahil sa mga illegal, huwag ka mainggit sa kanila. Okay? Kasi, hindi naman talaga sila totally masaya. Puro takot din na nasa puso nila. Okay, just do the right thing. Okay? Just, ano yun, keep on working hard, di ba? Talagang work ka, tas just follow God's will and you learn, okay? You learn and learn, innovate yourself, okay? And don't be afraid of failure, and I believe, basta persistent ka lang and consistent ka lang, you will reap your reward. So I hope na bless at na inspire ka sa message ko ngayon. And if you want more tips and inspiration from me, just visit my website at www.adrianmilag.net. So again, this has been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly.